sa panibago na ng mga episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit, si Allen ng Greenyard TV. And para naman po sa vlog natin for today, isi-share ko naman sa inyo yung mga houseplants na kaya talagang mag-thrive, kaya mag-survive, at kaya mabuhay sa tubig kahit pagkano katagal. Hindi lang natin pinag-uusapan dito yung i-water propagate natin, kundi yung mga halaman na rin natin na talagang hindi na natin inalis sa tubig. At gayon pa man, nag-survive pa rin sila, nag-thrive pa din sila. So ito, iisa-isahin natin yung mga houseplants na pinabaya ko na lamang sa tubig sila nakatanim. And syempre, sasamahan na rin natin yan ng mga tips at saka ng mga tricks na ano ba yung dapat na gawin dito, ano ba yung mga care na dapat ibigay sa mga houseplants na nakababag or mismong sa tubig sila nakalagay. Syempre, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And paki-hit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, greenyard.ph po. At sa mga gusto bumisita sa aming garden, nandito dito po sa screen yung aming complete address. So, unahin na po natin sa list itong ating shiflera. So, eto siya. Ayan na yung kanyang ugat. Makikita niya naman na napakakapal na ng kanyang ugat. Ayan. At halos ano na nga eh. Halos hindi na siya magkasya dun sa sapat niya. Kumbaga parang nakakain niya na. And kung napanood niyo yung video ko, gumawa din ako ng ano nito, ng update nito. Ito yung isa sa pinakamatagal natin na ano, isa sa pinakamatagal natin na napaugat dito sa mga winwater propagate natin before. And yun nga, ever since hindi ko na siya tinanggal dito, tuloy-tuloy lamang sa pagkakaroon ng ugat yung ating mga shiflera. And ayan, bubunutin natin ng konti. Ayan, makikita niyo naman. And ayan, okay naman, healthy naman yung mga dahon niya, at saka hindi nawala yung variegation. Kasi itong ano na to, itong shiflera na to, nasa labas siya. So, yung amount of light na nare-receive niya ay marami pa rin. Kaya nakatulong din yon sa tingin ko. Nakatulong din yon para at least mag-thrive siya at hindi siya mamatay at hindi mawala yung variegation na meron siya. And ito, itong portion na to, ayan, ito yung sa tingin ko ay pinakabago nila na sibol, na dahon, yung nandiyan na yan. So, pala, even sila ay nasa tubig, sila ay sisibol pa rin or magkakaroon pa rin ng panibagong dahon based na rin dito sa mga nakita natin. Lalo na yung mga halaman na ganito, yung madahon talaga. So ayan, medyo natatagalan lang. Kung kukumpara mo kapag ka nasa soil, mabilis talaga sila. Mabilis silang magsanga, mabilis silang magkadahon. Pero gayunpaman, nagkakaroon pa rin sila ng dahon. Ang next naman sa ating list ay ito namang Orlando natin. Yellow Orlando or Golden Orlando. So ayan, okay din siya. Napakatagal na nito ha, nasa 4 months na silang nakalagay sa tubig. E makikita nyo naman yung kanilang ugat. Pagka inalis natin siya, talagang halos kinuha niya na yung shape ng pinaka-glass. And yun nga, eto, gusto ko man na dito ko na lang siya ilagay sa tubig. Kailangan ko sigurong i-transfer siya sa mas malaking jar para hindi ganito. Kasi sikip na rin eh, sikip na yung ugat niya, napakarami na rin. And tingin ko pwede naman siyang bawasan ng ugat kapag ka makapal na, kasi syempre may ugat pa rin naman siya. Ayan o, kung mapapansin nyo, ang kapal na ng ugat niya. And meron na rin siyang bagong dahon. Hindi lang ito yung unang dahon na inailabas niya. Ayan, yung pinakamaliit na yan. At meron ding dahon na pasunod na agad. So, eto, ayan, okay na okay siya at hindi siya mamamatay kahit pasabihin mong hindi mo na siya tanggalin sa tubig. Kaya, kailangan lang natin na mas malaking glass para doon sa kanyang ugat. O kaya, bawasan natin yung ugat na meron siya. And ang next naman sa ating list ay ito namang Adansonii eye. So dito naman sa Adansonii eye natin, ito talaga madami tayong winwater propagate nito at isa to sa pinaka matagal na natin na nakababa dito sa tubig. So hindi rin siya mamamatay at magtutuloy-tuloy din sa pagkakaroon ng ugat kahit nasa tubig lamang siya. Ang problema ko lang dito, meron ako nakalagay din dito sa glass natin, pero itin-transfer ko na siya. Kasi bakit? Mananotice ko na, yun nga, maliit lang diba yung glass natin. So sa ganitong glass lang din siya nakalagay kasi. And napansin ko, bakit naninilaw yung mga dahon, yung bawat ano. Kasi cuttings siya, diba, pinagsama-sama natin siya na cuttings na inilubog natin dito sa tubig. Ngayon, ang tendency niyan, mas maraming ugat yung maipuproduce niya or maipuprovide niya. Kasi syempre, ilang puno yan na magkakaroon ng ugat. And ang ugat kasi ng mga Adansonii ay medyo malalaki talaga at makakapal. So nanotice ko na naninilaw yung mga dahon na meron siya. At ang naisip ko na isang dahilan kung bakit naninilaw, sobrang sikip na nung pinaglalagyan nila at hindi na halos magkaroon ng ano, wala na talagang space para mag-grow pa yung ugat. Siguro naglalaban na sila, nag-aagawan na sila sa space yung bawat puno or bawat cuttings na ginawa natin. So ang ginawa ko, tinransfer ko na sila sa soil.
Kasi nga yun, ano na eh, masikip na siya, makapit na siya, hindi mo na siya basta-basta yung talagang hawakan mo lang, mahuhugot mo na. So hindi, yung isang napansin ko sa kanila, at yun, halimbawa talagang gusto niya na nasa tubig lamang sila, mas maganda kung yun nga, mas malaki yung pinakabunganga at maluwang, pabilog, rounded yung jar or base or glass na paglalagyan kasi para mas maraming space dun sa ugat ng ating mga halaman. Or yun nga, ikat natin from time to time para hindi naman kumain ng masyadong space o para hindi magsiksikan yung mga ugat. And ito, yun, itatransfer ko lang siya sa much bigger glass siguro or jar para magtuloy-tuloy yung paglaki ng mga ugat na meron siya. So, yan. And ang next naman sa list natin, ito, lagi rin itong kasama at naka-display every time na magbablog ako. Kasi, wala, sobrang ano lang siya, sobrang ganda lang tingnan. Kasi color green lang, tsaka yung light green lang na parang may pagkaniyon. Yung pinagsama natin na Lucky Bamboo at tsaka ZZ Plant. So, ito, magkasama na sila at hindi ko na inalis pa. At ito, compare mo dun sa mga iba, hindi siya masyadong magkakaroon kagad ng ano, mga dahon. Kasi 'di ba, pagka ang ZZ Plant ay magkakaroon ng panibagong sibol, isang buong puno kagad 'yan na ganito. 'Yan, na may mga nakaikom na dahon. So ganun yung nangyayari sa kanya. And sa tingin ko ay wala pa siya. At 'yun, syempre, manggagaling 'yun dun sa pinakababa. And sa tingin ko wala pa 'to. Although healthy naman yung mga ugat niya, pero nagsisiksikan na rin kasi siya eh. Kaya i-move na natin 'tong mga Lucky Bamboo, tatanggalin na rin natin 'yan para karoon ng space yung ZZ Plant. At ganoon na rin para dun sa ating mga Lucky Bamboo. Pero itong mga to, ayan, magkakasabay sila halos ha, na inano natin, inilagay natin sa tubig. Wala pa silang mga ugat noon, pero ngayon, ayan, thriving sila, talaga namang nabubuhay. Hindi mo masasabing mamamatay sila kasi nga, ayan, no? At ito naman yung isa sa pinaka-latest natin na Winwater Propagate. Natatandaan nyo, or kung napanood nyo yung ating Philodendron Brazil, ito yon, Philodendron Brazil siya, or Heartleaf Philodendron. Ang ginawa ko dun sa Brazil kasi natin, nawawala yung variegation na meron siya. So, ang ginawa ko, doon sa pinakadulo kung saan wala ng variegation, kinat ko siya at i-winwater propagate ko na siya. So, ngayon, eto na siya. So, isa ito sa pinakabago nating water propagation. Pero gayon pa man, ang bilis niya magkaugat kasi ayan, ang haba na, naglalaylayan na yung mga ugat niya. At the same time, nakapagpasibol na rin siya ng panibagong dahon. Ayan, oh. Kung mapapansin nyo, ayan, may mga bagong dahon na siya na pasibol or pasuloy. Mabilis lang talagang buhayin itong mga heartleaf philodendron. And tingnan natin kung ito ay yung mga bagong sisibol niya, bagong lalabas na dahon, ay babalik yung variegation na meron siya. Posible namang mangyari yon kasi yung mga philodendron Brazil at saka yung lemon lime na philodendron, dito naman talaga sila nag-originate. Ito yung isang pinakamagandang example. Kapag ka hindi nyo napapalitan ng tubig, wala naman siyang kahit na anong nakikita kong pinamamahayan siya ng kitikite. Hindi ko lang siya talaga tinanggal or pinalta ng tubig para makita or para maipresent ko sa inyo. Kapag ka hindi nyo pinalta ng tubig, meron talaga at merong mamumuong lumot doon sa ating jar. Yun yung isang nakakapagpalabo at nakakapagpapangit sa display natin ng mga halaman. Kaya yun yung dapat nating uugaliin kasi ayan, makikita nyo ang labo niya. Although thriving yung halaman, pero ang labo na nung jar at saka maglulumot na yan. At regarding pala dun sa hack na nakita ko, ang paglilinis pala ng lumot nito, ng jar, kapag kinapita na ng lumot yung ating jar, shake lang daw pala natin, although pwede naman nating linisin ng Scotch Brite, pero yung isang effective ay bigas. Pagkatapos lalagyan natin ng tubig, tapos yun yung aalugin natin. Shake lang natin and then matatanggal na yung mga lumot na nakadikit sa ating jar. So yun, yun yung isang advice. At saka isa pa, mas healthy yung mga halaman natin, mas magiging healthy siya kapag ka pinapalta natin siya palagi ng tubig. Pwede namang once a week natin siyang paltan ng tubig o kaya ay dagdagan. Tsaka isa pa, kapag pinapalta natin ng palagi yan ng tubig o ng madalas ng tubig, naiiwasan din ng pamahayan siya ng lamok or pangitlugan siya ng lamok. So yun yung mga reasons kung bakit importante pa rin na palta natin sila ng tubig para mas maging healthy siya at saka hindi maglumot. Kasi pa, pagka hindi natin yung pinaltan, alasan talaga na mamaho din yung tubig niya eh. So yun, hindi rin naman mahirap gawin kasi papaltan lang naman natin ng tubig. And ang next naman sa ating list, ito pala yung pinakabago, itong ating aglo na to, ito yung ating unyamani, at ito yung ating isa sa medyo naapektuhan nung bumagyo kasi ito ay mahaba na yan. Mahaba na siya pagkatapos, hindi naman siya nakakaroon ng ano, hindi naman siya nakakaroon ng mga panibagong suloy. Humahaba lang talaga siya ng humahaba. Although napansin namin na healthy naman yung mga leaves niya. Kaya ginawa ko, kinat ko na lamang siya. Kinuha ko na lang yung buong dahon na yan. Ayan.
Nagtira ako ng konting ano dito na pagsisimulan ng bagong node at ng bagong ugat. At pagkatapos, siya ko nang ibinabad sa tubig. So ito, wala pa itong siguro mga isang buwan or mahigit. And ayan, tingin ko naman may palabas na siya kasi meron ng parang nakikita akong mga node na unti-unti nang bumubukol at parang palabas na. At pagkatapos, yung pinaka-puno naman niya na naiwan na walang ugat ay unti-unti na rin siyang kumakapal eh. Parang nagkakaroon na rin siya ng mga mata-mata. So ibig sabihin, buhay talaga yon. Kung ginawa ko, hinati-hati ko yung pinaka-puno niya. Tapos nagtira ako ng kasama yung ugat na siyang nakatanim talaga. So hindi na namin inalis sa paso yun. At ayan, kita nyo naman nagkakaroon na siya ng mga sungot-sungot at nagkakaroon na siya ng mata. Eventually, yan yung magiging pinakapuno at sisimulan ng panibagong mga dahon. And ayan, healthy naman to. Hindi siya nabuwasan ng kahit na isang dahon ever since inilagay natin dito. Medyo matagal nga lang kung pagbabasihan natin yung paglabas ng ugat niya. Isa pa kasi hindi ko naman siya nilagay ng kahit na ano, ng rooting hormone, ng kung ano man na pagpaugat, wala. Tubig lang talaga siya ipinapalit natin. And tap water pa nga yung ginagamit namin dito eh. And yung tap water naman kasi namin, hindi naman ganun katapang yung chlorine. Pero para mas makasiguro kayo, mas maganda kung hahayaan, ililive natin ng overnight yung tubig na isasalin natin o ipapalit natin dito sa ating mga water propagation o yung mga nagtatribe sa water ng mga halaman. And next naman sa ating list, ito naman yung ating temptation. So dito naman sa temptation, ayan, ito kung mapapansin nyo, medyo ano yung dahon niya, medyo parang, alam mo yung malungkot. Kasi hindi ko napansin, natumba pala siya. So ilang araw din siyang nakatumba na kasi nasa labas siya eh, kasama siya nung karamihan ng mga ano, nung mga nasa tubig natin. Nasa labas lamang sila, kaya lamang itong ang isang to ay natumba. Ito nga ay isa sa pinaka-healthy, pinaka-malago, tsaka pinaka-mabilis nagkaugat na ano natin, na winter propagate natin. And makikita niyo naman, ayan, nung napansin ko kasi siya, tugloy na or malungkot nang tingnan yung mga dahon niya. Pero, hindi pa rin siya namamatay kasi okay pa naman yung mga ugat niya eh. And ayan, kalalagay ko lang ulit ng tubig sa kanya at ilang araw lang makakabawi din yan. So yan, kaya medyo parang ano siya, nanamlay siya ng konti. Pero gayon pa man, buhay pa rin to at thriving. Ito, isa to sa napakadaling buhayin na halaman sa tubig. Siyempre, kasama din sa ating listahan itong ating snake plants. Itong snake plants, ganun din siya. Tried and tested na to. Subok na itong ating snake plants at mabubuhay siya sa tubig kahit gano'ng katagal. Kahit dito siya nakalagay, kahit dito siya nakatanim, wala tayong magiging problema sa ating mga snake plants. Ano namang special care na kailangan dito? Papalitan lamang ng tubig. And yun nga, based dun sa mga nabasa ko at nag-comment pala nung ginawa natin to, isa to sa ginawa natin, di ba? Ay, ito ay mosquito repellent naman. So, hindi siya pinamamahayan daw ng lamok or hindi siya pinangingitlugan ng lamok. Dahil daw yon dun sa saponin na meron dito sa snake plants. So, yun, panibagong kaalaman na naman sa atin yon. Kaya ito, kahit siguro magdagdag ka lang ng tubig, pero yun nga, mas maganda pa rin na pinapalitan natin siya from time to time para iwas lumot at balaging bago yung tubig na meron sa kanila, makakatulong sa kanila. Kasi yun lang naman yung pinagkukunan nila ng ano eh, ng ikabubuhay nila eh. And next naman sa list natin, yung potos, yung mga potos, varieties ng potos. And eto nga, yung marble queen na kinatings natin, kanina lang, inalagay na natin siya dito sa ating jar na maliit kung saan natin siya pauugatin. And eto, subok na siya. Soil propagation, water propagation, walang problema. Although hindi ako nag-water propagation before, pero ngayon, ayan nga, ito, iwa-water propagate naman natin itong mga to. At eventually, itong isang to, itatransfer ko siya sa, ano, sa soil din. Kasi gusto ko siyang pag-trailin at saka yung nga, pinaparami ko talaga yung mga marble queen namin. And para makapagawa ko ng mas makapal at mas malaking mga marble queen, talaga namang nagtetrail ng magaling. Kaya ayan, so paugatin lang natin yan, tubig lang din yan, wala siyang rooting hormone. Isang to, ito, pagka nagkaugat siya, itatransfer ko na din siya sa pot. Pinapaugatan ko lamang siya dito. Mas gusto ko kasing makita yung ugat niya, yung pagsibol ng ugat niya, kaya dito ko muna siya inilagay. Pero gayon pa man, kaya niya mag-thrive sa water. So pag-iisipan ko, kasi wala pa rin naman ako nakikita ng ugat, titingnan natin kung itatransfer ko pa ba siya sa soil o hahayaan ko na lamang siya dito. Kasi kung okay naman at saka talagang magtutuloy-tuloy naman siya dito. Kasi gusto ko nga siyang pakapalin at palaguin and mas mabilis nga kapag sa soil natin siya ginawa. Pa nga po pala, kung halimbawa meron kayong mga aquarium sa bahay ninyo, pwede rin yun na doon nyo siya ilagay yung mga ano, itong mga katulad nito, ng mga potos or even yung mga Brazil o yung mga halaman ng mga ganito, yung mga trailing. Kung mapapansin nyo, ayan, katulad ng dito na lang sa ating ano,
sa ating philodendron Brazil o dito sa ating heartleaf philodendron, bababa talaga, naghahabaan talaga yung kanyang mga ugat. So yun yung isang nakita ko rin na ginagawa ng karamihan, inilalagay nila sa ibabaw ng aquariums nila at hinahayaan nila na doon umugat at doon humaba yung mga ugat sa pinaka-aquarium. Nagiging okay na para sa mga halaman at nagiging design na rin para sa aquarium natin. At ito ang isa sa pinaka-maganda or pinaka-malupit. Kasi natatandaan nyo nung ako ay nag-propagate ng ating rubber tree. O ipinropagate ko yung rubin na rubber tree at may dahon tayong pinutol. Yung dahon na yun, hindi ko siya itinapon. Ayan siya, oh. So naandi dito siya sa ating maliit na tasa. Dito nakababad yung moss natin na may nilagyan natin ng rooting hormone para doon sa ginamit nating pantapal doon sa sugat ng ating rubber tree. And eto na siya ngayon. So hindi ko matandaan kung isa o dalawang buwan na siya, pero pinabayaan ko lang siya. Hindi ko lang siya hinahayaang matuyo or maiga talaga. At ayan nga, kung mapapansin nyo, nagkaugat na siya, oh. Ayan na yung ugat niya. Sumama na nga doon sa moss. And eto, ililipat ko siya sa jar para mas manotice ko or makita ko yung, or mas maobserbahan ko yung paglago ng ugat niya. Eto kasi, nakita ko lang siya. Hindi ko nga alam eh. So, wala pa akong idea. Nag-iisip-isip ako or nagbabasa-basa ako kung ito ba ay sisibulan ng puno. Kasi dahon lang siya eh. And dun sa nabasa ko kasi, wala namang ano na nakapagpatunay talaga sa akin na magkakaroon siya ng puno. Although, may mga nabasa ako na magkakaugat talaga siya. Tinesting ko lang siya kasi nakita ko siya na pwede siya sa feed the leaf eh. Ang feed the leaf, ibabad mo siya sa tubig yung dahon niya, magkakaugat rin katulad ng ganito sa rubber tree. So, sinubukan ko dito sa rubber tree natin na dahon. At ayan nga, di ba yung ibang dahon, kahit ibabad mo sa tubig, nagtatagal lamang siya. Katulad yung wave of love namin. Nagtatagal lang siya. Tumagal yun ng isang taon bago nalanta ng tuluyan. At yun nga, tubig lang yun. Pero hindi siya nagkaugat katulad nito. Itong rubber tree natin, ayan o, oh, kita nyo yung ugat niya. So ayan o, oh, yung white na yan yung ugat niya. At saka meron pang mga puti-puti doon sa ano niya, sa pinakadulo ng tangkay niya o ng dahon niya. Akala ko nga nung una, tuloy yung malalanta itong ating rubber tree na to. Pero ayan o, oh, kasi nagkaroon siya ng konting ano dito, oh, brown edge. Ayan, pero hindi naman siya namatay. At ayan nga, nagkaugat pa. So, titingnan natin and ayawan ko kung ano mangyayari dyan. Kung magkakaroon ba siya ng puno or ano. Ilipat lang muna natin sa panibagong jar sa mas malaki, sa transparent para makita natin, mas maobserbahan natin. And then, siguro, ililipat ko or ta-transfer ko din sa soil kinalaunan. So, yun lamang po and I hope nag-enjoy at nakatulong ang video na to sa mga viewers and subscribers natin. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And paki-hit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, greenyard.ph. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV. And thank you for watching.